mukha mo. Umalis na si Attorney Tere. Oo, mga ambo. Binigyan mo kami ng separation pay pang anim na buwan. Uy! Hindi naman sama yan, ha? Malaki-laki yun, ha? Oo nga, mga ambo. Pero siyempre, gusto ko naman ho yung pangmatagalan na trabaho. Sa paho, napakabait ho na boss ni Attorney Tere. Bukod sa may nagagawa siya na maganda dito sa baryo Maulap, nakakalungkot lang. Oo nga po eh. Ang dami ko pa naman pong natututunan sa kanya. Naku eh, paano na yan? Ano na mangyayari dito sa baryo natin? Eh si Attorney Tere lang ang nagtatanggol sa atin dito laban dyan sa Dexter na yan. Oh, eh nakita nyo nga dahil doon sa TRO na nakuha niya, di... Walang gulo rito. Tahimik tayo, di ba? Naku, paano na kaya yan? For sure, delikado na naman tayong lahat dyan sa Dexter na yan. Bakit kaya biglang umalis si Attorney Tere, no? Sana okay lang siya. Aalis ba yun kung okay siya? Teka, hindi naman kaya siya ang dahilan kung bakit naglaya si Buboy. Sabayan na tayo, ah. Pwede mas maigi. Mas marami na tayong matutupad na wish. Pero, Starla, ang daming tao, eh. Sino naman ang tutulungan natin dito? Hindi ko alam, Buboy, eh. Kasi hindi ako agree na tumupad ng mga wishes nang wala si Ate Teresa. Tulungan din natin. Pero anong hiling mo? Sana mahuli na yung Snatcher. Ano man ang hiling, aking puto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, lang na! Hindi mo kasi tinitingnan din ang daan mo. Mahuhuli ako nito. Ma'am, o, diba? Sabi ko naman sa'yo, eh. Pwede ka pa makatupad ng mga good wishes. Kahit na wala tayo dun sa baryong Maulap. Kahit na hindi natin kasama yung Ate Teresa na yan, makakatupad pa rin tayo ng good wish. Oo nga, Buboy, eh. Pero, alam mo, pakiramdam ko, kinukonsinti kita. Ha? Bakit naman? Eh kasi, gusto mong patunayan na hindi mo na kailangan makipagbanti kay Ate Teresa. Kaya alam mo, ang wish ko, magkabanti na kayo. Star lang kulit. Sige nga, tuparin mo yung wish mo. Eh di ba nga, sabi ko sa'yo, kaming mga wishing star, hindi namin pwede tuparin ang sarili naming mga wishes. Wishes lang ng mga taong pwede namin tuparin. O yun naman pala eh. Eh di, maghanap na lang tayo ng pwede nating tulungan. Yun naman talagang tungkulin ng wishing star, di ba? Na tumulong sa mga tao. Tsaka pagka naging full-fledged wishing star ka na, mas marami ka pa matutulungan na tao. Di ba? Hindi mo ba gagawin ang tungkulin mo bilang wishing star? Dahil lang hindi kami bati ni Ate Teresa? Hay naku, Buboy. Para ka na abogado magsalita. Sige na nga. Sige na, tara na. Hanap na muna tayo ng mga tutulungan. Oo, Bri, ano pang ginagawa mo dito? Tara na, pumasok na tayo. Ayoko pumasok. Bakit? Papagalitan ako na sana, iwan ko yung project ko. Hala. Starla. Sana hindi siya mapagalitan ng teacher niya. Ano man ang hiling,
bata, ba't nagsalagos pa kayo? Sir, sir, naiwanan po ni Aubrey yung project niya. Aubrey, bakit ka umiiyak? Kasi po baka pagalitan niyo po eh. Tara na, bukas mo na lang ipasa yung project mo. Pumasok mo tayo sa loob. Salamat po. Sige, tara na. Galing, Starla. Ang dami mo na namang wish na natupad ngayon. Pero, nagsisisi talaga ako, Buboy. Tungkol sa naman? Kasi, hindi dapat kita tinulungan na makatakas sa bari maulap. Bad wish yun eh. Okay lang yan, Starla. Marami naman tayong good wish na natupad ngayon, di ba? Konting practice pa. Wala ka ng bad wish na matutupad. Hindi yan, Buboy. Nagsisisi ako kasi hindi kayo lalo magkakabati ni Ate Teresa. Ayan ka na naman, Starlay. Buboy, wishing star ako. Dapat ginagawa ako magbati ng mga tao. Hindi yung tumulong para magkalayo sila. Para hindi sila magkabati. Masama talaga ang loob ko sa kanya, Starla. Kahit di mo ko tinulungan nun, aalis pa rin ako. Gagawa ko ng paraan para makalayo. Masakit kasi yung nangyari sa mga magulang ko eh. Di mo ba ako naiintindihan? Naiintindihan kita, Buboy. Pero mas maganda kung mag-usap kayo nati Teresa, di ba? Mas maiintindihan mo siya. Hindi ko siya maiintindihan, Starla. Hindi ko siya maiintindihan na yung pumatay sa magulang mo. Ginawa niya ng paraan para makatakas. Buboy? Buboy! Buboy! Buboy sa Ate Teresa, oh! Buboy! 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 Buboy, please! Makalatan ako, Buboy! Buboy! Bitiwan niyo po ako! Buboy, parang alam mo na huwag ka nang tumakbo. Umuwi ka na, please. Huwag mo nang idamay si Tatay. Ganyan kasi galit mo sa akin. Nakikiusap ako. Buboy, kawawa naman sa Ate Teresa. Patawarin mo na siya, please. Hindi po ako sasama sa inyo, Ate Teresa. Alam ko kung galit ka sa akin. Pero pwede ka nang umuwi. Umalis na ako sa bahay. Ate Teresa. Alam ko, hindi ka pabalik doon hanggat nandun ako. Babalik na ako ng Maynila ngayon. Kaya parang awa ko na, please. Bumalik ka na. Nag-aalala sa'yo, Tatay Gary. Bitiwan niyo na po ako. Huwag niyo na po akong sundan. Hello, Tere? Frida, nakita ko na si Buboy. Nandito siya sa San Martin. Ano, Tere? Babalik ka na ba dito kasama ni Buboy? Tinakasin ako ni Buboy nung nakita kami kanina. Pakisabihan na lang si Tatay pumunta agad dito. Ngayon na, ha? Hihintayin ko siya. O sige, pupuntahan ko na ngayon, Tere. Wait, sandali. Okay. O sige, bye. Ay, Doc Philip. Oh, Frida. Nakita na daw ni Tere si Buboy sa San Martin. Pupuntahan ko nga ngayon si Mang Greggy para sunduin siya eh. Naku, wala na si Mang Greggy doon. Hanapin daw niya si Buboy. Pero, saan daw nakita si Buboy? Ay, eto. Sandali. Eto. O, sige. Ako na lang pupunta. Sige. Salamat. Starla, muntik na tayo doon ah. Buti na lang nakatakbo tayo agad. Buboy, doon ba namin yung sinabi nati Teresa? Papunta na siya ng Maynila. Umalis na siya sa bari maulap. Kasi gusto niya, bumalik ka na kay Mang Greggy. Kasi nag-aalala siya para sa'yo. Mahal mo naman ang Ate Teresa mo, di ba? Sana hindi ka na magalit sa kanya. Yung ginawa niya dati, mukhang nagsisisi na siya. Nararamdaman ko, mahal ka talaga niya.
Mahal ko din siya, Starla. Kaya nga ako nasaktan sa mga ginawa niya nun eh. Pero sana mapatawad mo na siya, Buboy. Kasi pamilya kayo. Ako nga, nalulungkot na rin eh. Kasi pamilya ko na rin kayo nila Ate Teresa at Mang Greggy. Nalulungkot ako na pamilya ko hindi na buo. Isamaan ng loob. Uy, bata! Gusto mo? Ha? Lahat yan, bibigay mo sa akin? Oo. Bakit naman? Wala lang. Mukha ka kasing malungkot eh. Kaya sa'yo na lang. Pasko naman eh. Salamat ah. Merry Christmas. Merry Christmas din. Wow, ang daming ginapay. Starla, ang bait naman nung nagbigay ng pagkain na to. Oo nga eh. Sayang umalis siya agad. Hindi mo man lang nakilala kung sino siya. Oo nga eh. Sana yung nagbigay na ito, pwede natin siya matulungan, no? Kung ano man yung hiling niya, sana matupad na yun. Oo nga eh. Maraming salamat, ha? O, ito para sa'yo. Maraming salamat po. Merry Christmas! Merry Christmas. Buboy, para na si Mang Greggy kung pati sa Ate Teresa umalis nga, mag-isa na lang siya doon, tsaka hindi mo ba siya mamimiss? Siyempre, namimiss. Pwede ka nang bumalik kay Mang Greggy, Buboy. Umalis na si Ate Teresa, di ba? Pwede ka na ulit umira sa inyo kasi wala na siya. Buboy, masaya na si Ate Teresa sa baryo maulap. Pero, tignan mo, nagsakripisyo pa rin siya para sa'yo. Umalis siya para lang umuwi ka na. Kasi, mahal ka talaga niya. Eh, hindi ko alam kung kaya ko nang patawarin si Ate Teresa, Starla. Pero, namimiss ko na si Tatay Greggy. Nag-aalala ako para sa kanya. Kasi, baka malungkot siya. Teresa! Tay! Teresa! Tay, nandun yung si Buboy sa plaza. Puntahan mo lang. Buwi na tayo, Buboy. Para hindi na rin mag-alala si Mang Greggy. Eh, paano ko uuwi? Hindi ko naman alam kung nasan ako eh. Tsaka, hindi ko alam kung paano bumalik sa baryo maulap. Eh di, hilingin mo. Para saan pa na nandito ako? Starla, may nasayang ka ng wish nung tumakas ako sa baryo maulap. Ano magsasayang ka na naman? Huwag na, Starla. Baka bad wish pa yun. Sige na, Buboy, please. Gusto ko lang naman na maging okay ka. Best friend kita, di ba? Tsaka, sigurado good wish yun. Kasi, mababalik ka na sa pamilya mo. Kay Tatay Greggy. Halika, anak. Puta natin kapatid mo. Hindi na, tayo. Kayo na lang. Tatakbo lang ulit si Buboy pag nakita niya. Sige na, puntahan niyo. Sige na tayo. Okay lang ako. Puntahan niyo na si Buboy. Sige na nga. Sana makabalik na tayo sa baryo maulap. Ano man ang hiling! Umuwi na! Mang Greggy! Tatay Greggy! Tatay Greggy! Huwag ka na malungkot, huwag kang mawala. Anak, uwi na tayo. Sige po. Ay, teka po, Tatay Greggy. Sayang po yung tinapay. Kakagad, ha? Opo. Bata, iba, ikaw yung nagbigay ng tinapay sa akin kanina. Salamat pala. Eh, hindi naman sa akin galing yun, eh. Doon, sa babae. Pinabigay lang sa'yo yun.
at Teresa? Oh, Reggie! Oh, Philip! Buti nakita kayo ni Buboy. Hello po! Sa San Martin ba kayo nakita? Paano mo nalaman? Hindi, si Frida. Tumawag sa kanya si Teresa. Eh, sabi nga, nasa San Martin tong si Buboy. Pupunta ako sana, pero magkasama na pala kayo. Paano mo nalaman na nandun siya sa San Martin? Dahil din kay Teresa. Nakita kami sa San Martin. Tinuro niya sa akin kung nasaan si Buboy. Kung hindi kami nakita, baka luwagpas na ako. Baka nagkasali siya kami. Tinuro niya po ako? Nakabantay sa'yo ang Ate Teresa mo, Buboy. Sinigurado niya na ligtas ka. Nasa malayo lang siya dahil alam niyang ayaw mong lapitan kanya. Hindi kanya iniwan, Buboy. Mahal ka ng Ate Teresa mo. Ate Teresa! Nasaan si Teresa ngayon? Siguro, nung nalaman niya na ligtas si Buboy, umalis na siya. Pumunta na ng Maynila. Ayaw niya siya maging dahilan kung bakit hindi ka uuwi, Buboy. Siguro sobrang sama ng loob ng bata sa'yo. Dahil sa'yo, nakatakas yung mga taong pumatay sa magulang niya. Bitiwan niyo po ako! Buboy, parang awa ko na huwag ka nang tumakbo. Umuwi ka na, please. Hindi po ako sasama sa inyo, Ate Teresa. Sa tingin mo ba, mapapatawad ka niya? Let's face it, kung ikaw ay nasa kalagayan niya, mapapatawad mo ba sa sarili? There are things that you just can't undo, Tere. Gaya ng kasalanan ng Buboy, sa baryo maula, at sa lahat ng tao nagpapakita sa iyo ng pagmamahal. Pero hanggang ngayon, binoloko mo. Dahil hindi ako sumira sa baryo maula, Tere. Kung hindi ikaw. Isa kang ipokrita, Tere. Ano? Nagpapakabuti ka? Ipinapamukha mo sa amin na nagbago ka na? Hindi mo mauhugasan ang lahat ng kasalanan mo. Dahil sa sobrang dami niyan, wala nang kapatawaran niyan. Sa akin, umalis po si Ate Teresa. Sorry po. Hindi lang yung nangyari sa inyo ang dahilan ng pag-alis niya. May mga kailangan din kasi siyang pag-isipan tungkol sa sarili niya. Ano po yun? Tingin ko, si Teresa lang makakapagkwento sa pinagdadaanan niya. Pero sigurado ako, wala kang kasalanan sa pag-alis niya. Luluto na ako.
Sarado na pala yung opisina nila. Babalik pa ba talaga si Teresa, Philip? Yan din sinabi niya kay Mang Greggy, pati kay Frida. Si Frida, bumalik na ng Maynila. Eh, paano yun? Hindi ba may kaso pa si Teresa? Eh, kung hindi niya sisiputin ang hearing, eh baka makulong siya. Ganyan din nangyari sa kanya nung namatay yung nanay niya. Umalis na lang. Hindi na lang basta nagpakita. Hindi na rin bumalik. Eh, ikaw, Philip. Kumusta ka naman ngayong umalis na ulit siya? Wala naman tayong magagawa kung gusto niya umalis. Magagawa na lang natin, eh, intindihin na lang natin kung ano nasa harap natin. Wala na si Teresa. Si Attorney Dexter, paikutin niya ang batas para labanan itong baryo maulap. Yun ang kailangan natin paghantaan. Kailangan natin pagtanggol ang baryo maulap. Akala ko, mabait na tao kayo. Idol ko pa naman po kayo. Yun pala, ang salbahin niyo. Ayoko na po sa inyo! Andito po ako para sabihin sa inyo na sasamahan ko kayo sa laban na ito. Dahil gusto ko ito pa rin ang pangako ko sa inyo lahat. Dahil tulad ninyo, taga rito rin ako. Taga baryo maulap din ako. I betrayed all of you. Hindi niyo ako dapat hangaan. Dapat kasuklaban niyo ako. Hindi ako mabuting tao. Napakarami kong kasalanan sa inyo. Wala na siya, boss. Umalis na ng baryong maulap si Atty. De Chavez. Good. Wala nang makakahadlang sa amin. Makakapagsimula na tayo ng trabaho. Umalis ka na sa baryong maulap, Derek. Ibig sabihin, panalo na ako. Ngayon wala ka na para ipagtanggol ang mga tao. Makukuha ko na ngayon ang baryo maulap at ipapamukha ko sa iyo na talo kita. Baryo maulap will be my trophy. Ang patunay na mas magaling ako sa iyo. Nalulungkot ako, Starla. Kasi dahil sa akin, umalis si Ate Teresa. Hindi dapat ako nagpadala sa galit at tampo ko. Akala ko nung tinakasan ko siya, umalis na siya. Yun pala, binantayan niya ako. Sinigurado niyan ligtas ako. Hindi niya ako iniwan. Inutusan niya pa nga yung bata na bigyan ako ng pagkain eh. Mahal ka kasi natin, Teresa, Buboy. Kapatid na talaga ang turing niya sa'yo. Tsaka, naalala mo kanina, Buboy. Sabi mo kung sino yung nagbigay noong pagkain, sana matupad natin yung hiling niya. E di ba sa Ate Teresa talaga yung nagbigay nun? Sigurado kung may hiling siya, yun ay ang mapatawad mo na siya. Eh, hindi ko alam kung kaya ko na siyang patawarin, Starla. Pero sana bumalik na siya, no? Okay na rin yan, Buboy. Para magkausap na rin kayong dalawa, tutupanin ko na yan. Now na! Ano man ang hiling, aking puto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! What do you want, Javi? Mother, kanina pa kami dito. Pagbuksan mo naman kami. Mm.
ginagawa niyo dito? Mother, nag-aalala lang kami para sa'yo. Nagbili na ako, di ba? Oo, oo. Inasikaso ko na yung mga ipapapasahod sa mga tao sa Baryo Maulap. Tapos, yung allowance ni Esther na set up ko na din. Nakipag-meeting na rin ako sa mga associate ng Salazar de Chavez. Handa na silang lumipat sa itinatayo nating law firm. Good. Then there's nothing else to talk about. Please leave me alone. Mother, mother, please, mother. Ate Greggy, iniisip niyo po ba si Ate Teresa? Nag-aalala ako para sa kanya. Eh kung puntahan po kaya natin siya, sabihin nating bumalik na po siya dito. Wala ka naman tapos sa Ate Teresa mo? Meron pa po. Pero ayoko pong nalulungkot kayo eh. Tsaka siguro po okay na rin sa akin na makipag-usap sa kanya. Makinig po sa paliwanag niya. Eh, sa tingin ko, ang Ate Teresa mo ang hindi pa handang bumalik sa Baryo Maulap. Kailangan ko ikalang kung anumang pinagdadaanan niya. Nga lang, hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya. Ayip ka, attorney. Inisahan mo ako. Ginamit mo ako para guluhin si Di Chavez. Pinalabas mo na saan ang gugulo sa baryo. Pero saan ang nagtatangkol sa mga tao ng Baryo Maulap? Laban sa'yo! Tingin ko, malino naman ang usapan natin, Almeda. May common enemy tayo. At nagtulungan tayo para pabagsakin siya. Ngayong wala na si Tere, magagawa ako na ang gusto ko sa Baryo Maulap. At ikaw naman. Mukhang nakurot mo na ang konsensya niya. Isang araw, aamin na lang yun sa lahat ng kasalanan na ginawa niya. Kung paano niya pinaiikot yung mga kasong hawak niya. It's a win for both of us, Almeda. Take the win. Ano? Kompleto na ba yan? Kompleto na, boss! Lagay niyo na, alis na tayo. Wala nang makakahadlang sa atin. Makakapagsimula na tayo magtrabaho. What? Dinalahan ka lang namin ng food. Baka nagugutom ka na. At saka, pwede din kami maglinis dito sa loob. Ayusin namin lahat ng kalat. Will you just please? Please leave me alone. Tere! Paano yung mga taga-baryo Maulap? Umaasa sila sa'yo. They're better off without me! Ay, sigurado, kapag nawala ng visa yung TRO, ay, susugod siyang Dexter na yan dito. May dalawang linggo pa bago mag-expire yung TRO na yon. Kaya bago dumating yung mga tauhan niya at saka yung kanyang bulldozer, eh may panahon pa tayo para mag-organisa. Para may laban naman tayo, di ba? Uy, may dumarating. Ha? Sino kaya ito? Si Dexter. Ha? Ha? Ayaw nga. Usapan niyo. Aba, sama makatingin, no? Oh! Aba! Ito! Eh, bakit? Best friend, kailangan malaman doon na Doc Philip. Doc Philip? Kapitan! Si Dexter po! Si Dexter umatake niya sa baryo! Tara! Liga, liga! Liga, ayun! Greggy, sumugod mo ulit si Dexter at mga tauhan niya. Oh, no! Halika, putahan natin. Uy! Tara! Si Lars na kayo! Balisin nyo ang mga yan! Balisin nyo! Kayo! Alas! Lars! Balisin kayo! Tori ba? Parawa mo na, Tori! Huwag niyo pong ibahin ang bahay natin, Tori! Bigyan na pagkami ng balurin! Alas! Sige na nga yan! Nakakayong mga elam dahil wala nang visa ang TRO ninyo. May visa pa ang TRO, kaya itigil mo na ito! Pinasura na ng judge ang TRO. Paano mo nagawa to? Bakit pinawi ng judge ang TRO? Iwi po lang. Salamat po. Gawin, Grace. Halika na.
Apo, oh, ito. Salamat po, Lola. Oh, you're welcome, Apo. Materno kayo ng balon, oh. Sa amin, may balon na kayo. Oh, thank you. Kaka-cute nitong aso. Cute-cute, sir. Ano'y nangyari sa kanya? Tulong! Tulong! Kaya, Grace, Apo, dito ka muna, ha? Kaalis dyan. Ano nangyari? Pero okay ka lang, Grace. Salamat po. Okay na po siya. Okay na po. Sige. Chloe Grace! Chloe Grace! Chloe Grace! Apo! Chloe Grace! Orny, anong nangyari? Apa, wala yung apo ko! Oh? Chloe Grace! Tulong ko sa paghahanap. Ilan taon na mo ba? Saan ang pangalan? 8 years old. Sa Chloe Grace ang pangalan niya. Oh. Saan ang banda nawala? Eh, dito lang kanina eh. Chloe Grace! Sige, oh, doon ako maghahanap, ha? Sige, Tony. Dito ako titingin. Oh. Pakinalang tulungan niyo ako, ha? Chloe Grace! Bea! Hoy! Saan ko dadalhin, bata? Wala ka pa kayaan! Bata, Chloe Grace, papahanap ako? May tao mo yan. Makalimero ka! Isipin nyo naman, buti baka may nakita kayo. Pero pasensya na po talaga, wala po talaga kami napansin. Isip nyo naman po talaga, baka may nakita kayo. Sana po. Ano po yun eh, kasi nawawala ka dito. Lola! Lola! Lola, guys, na po! Hindi na mahalaga kung paano ang ginawa. Ang mahalaga, higal ang ginagawa namin. Ginagawa lang naman ng mga tao ang ko ang trabaho nila. Kaya kapag nagkagulo dito, lalabas sa korte na kayo ng gulo. Gusto niyo ba pakulong ko ulit kayo? Ay, paano sa gulo? Hindi na kayo makakalabas. Sige na! Malayasin niyo na yung mga yan! 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 Ikaw na muna bahala kay Buboy, ah. Okay, tsaka lang, ha? Sige po. Hala! Anong nangyayari? Tuloy! Oh, ayan na naman yung isang nagpapakabayani sa baryo mo. Kamusta, Magredi? Sir, ba't kailangan mo pang gawin to? May usapan at si Teresa magkatagal ito. 6 na buwan ang hinihingi ng mga tao para makahanap sila ng lilipatan at pagkukunan ng kabuhayan. Ba't kailangan mo pang gawin to? Buboy, grabe talaga yung Tony Dexter na yan. Kawawa naman yung mga tao. Alam mo kung bakit? Dahil entere. Dahil galit ako sa kanya. Dahil pinatay niya ang tatay ko. Dito to yan. Kaya hindi ko haayaan ang kasunduhan ninyo dahil mamamatay tao siya. At ayoko siya manalo. Kaya kung nagagalit kayo sa akin dahil hinihingi pa ako mga bahay, huwag. Kentere kayo magalit dahil iniwan niya kayo. At wala siyang pakialam sa inyo lahat. Estela, gusto ba yung magalit ang mga tao kay Ate Teresa? Oo nga. Salbahin talaga niya, Tony Dexter! Kaya huwag na kayong lumaban! Huwag na kayong pumalag! Dahil masasaktan lang kayo lahat! Ibahin niyo na yan! Tony! Panawa mo na! Huwag mong ibahin yung pari namin! Naawa kayo! Kuya! Labas niyo! Labas niyo! Labas! Estela!
Popoy. Humiling ka na. Sige. Sana hindi matuloy yung pag-iba nila sa mga bahay doon. Ano man ang hiling, aking ito pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, lang na! Anong ginagawa niyo? Attorney! Hindi ko mabuhat, bumigat! Sa akin din, babigat din! Anak ng mga inutil kayo! Kayo, pasok! Iba inyo! Dali! Anong nangyayari? Boss! Attorney, bumigat! Hindi ko mabuhat! Yes! Ang galing mo talaga, Starla! Baga naman ah! Dito na naman si Buboy. Boy George! Dito. Boyong! Pedro! Itago nyo muna yung mga gamit na yan at baka sakaling kailanganin natin ulit sa susunod na araw. Oo, Kapitan! Grabe yung nangyari, no? Himala nga talaga yun. Naku, kung hindi ko nga nakita ng dalawang mata ko, hindi ko paniniwalaan eh. Lalo na kung dito nyo lang sasabihin sa akin sa pundahan. Sana hindi na tayo mapaalis dito, no? Sana talaga tuloy-tuloy na yung himala ng mga alitap-tap. Hindi natin alam kung magkakaroon ulit ng himala. Pero kailangan handa tayo. Tama. At maraming salamat talaga sa mga alitap-tap. Kahit paano, hindi natin naramdaman na inabando na tayo ni Teresa. Doming, may sariling buhay si Teresa. Huwag mo may sisi sa kanya yung ginagawa ni Dexter. Hindi niya responsibilidad na ipagtanggol tayo. Kailangan ipagtanggol natin sarili natin. Marinawan yun. Pasensya ka na, Philip. Masama lang talaga ang loob ko. Pakiramdam ko kasi, iniwan tayo ni Teresa sa ere. Alam ko, napakahalagang tao sa iyo ni Teresa. Kaya mo siya inuunawa, pinagtatanggol. Pero yung talaga nararamdaman ko Pasensya. Kuminang ako ulit, Buboy! Oo, Sara. Ang tagal na mula nung binilang natin yung mga natupad mo na wish noon, no? Meron ka ng 40 good wishes. Ang galing! Yan na lang ang kailangan mo para makabalik ka sa inyo. Meron pa tayong natitirang 15 wishes. Marami pa tayong pwedeng tulungan, Starla. Oo nga, Buboy. Lalo na't ngayon wala si Ate Teresa. Kailangan ng mga taga-baryo yung tulong natin laban kay Attorney Dexter. Oo, Starla. Hindi natin pwedeng pabayaan yung mga taga dito, no? Kaya sana bumalik na si Ate Teresa. Sana nga, Buboy eh. Alam mo, Buboy, natutuwa ako kasi mas magaling na tayo tumupad ng mga good wishes. Pakiramdam ko, nagagawa ko talaga ang tungkulin ko bilang isang wishing star. Oo, at ang maganda doon, Starla. Pagka nakompleto mo na yung kailangan mo ito para ng good wishes, magiging ka ng full-pledged wishing star. At saka magiging unlimited na yung mga pwede mo ito para ng good wishes. Oo nga, Buboy, at mas marami na tayong matutulungan. At pagbalik ni Ate Teresa, hindi na masyadong malaking problema ang aayusin niya. Tama. Huwag
ka na. Tate Greggy? Hmm. Pwede po ba kami mga siya ni Starla? Oh, sige. Pero mag-iingat ka, ha? At saka umuwi ka kaagad. Sige po. Salamat po. Yay! Thank you po, Mang Greggy. Huwag po kayo mag-alala. Tutupad na kami ni Buboy ng mga wishes para makatulong sa mga taga rito. Bilis na makalang dali. Pwede pa ito, mga anak. Magtatayo tayo ng kubo sa pinakamalapit na gubat. Wawa naman sila, Buboy. Wala silang matirahan. Oo nga eh. Gagawa na lang sila ng masisilungan sa gubat. Eh di ba madilim dun? Tsaka malamig. Tapos, ang dami pang hayop na delikado. Paano na yan? Huwag na yan, Ben. Ang masagot. Eh, ano kayang hihilingin natin para sa kanila, Starla? Alam ko na, Starla. Hilingin na lang natin na magkaroon sila ng maraming pera. Sige, Buboy! Sana magkaroon sila ng maraming pera para makapagpatayo na sila ng matitirhan. Ano man ang hiling, aking puso pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, maghanap na tayo ng ibang matutulungan. Buti naman, Mother, at pinatuloy mo na kami. Naku, ano ba to? Parang war zone ang bahay mo, Mother. Javi, ano ba? Pinapasok na nga tayo. Gusto mo pala iasin tayo ulit dito? Ikaw talaga. Tere, may bagong schedule na ng hearing mo ng kaso mo, ha? Lunes na yun, ha? Tere, alam kong ayaw mong pumunta sa baryo maulap. Pero, kailangan mong puntahan yung hearing mo. Tere, baka arestuhin ka pag hindi ka pumunta. Do I look like I care? Arestuhin na nila ako. I probably deserve it. Bakit naman, Mother? Eh, wala ka namang kasalanan sa pagpatay kay Attorney Salazar. I said, I don't care! But can you please just leave me alone? Alaman natin. Kailangan tayong paninda. Kaya nga eh. Kailangan na kailangan natin ng pera. Sana mamunga yung mga pananim nila. Ano man ang hiling, aking puso pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Huwag kang
matakot, nandito lang ako. Bukas sa'yo ang aking puso, hindi magbabago. Disko! Himala! Habang buhay. Sana makakuha siya ng marami para makapagbenta na siya. Ano man ang hilig, ako gusto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, na! Bukas sa'yo ang aking puso, hindi magbabago. Sana may mahuli silang marami para makapagbenta sila. Ano man ang hiling, ang puso pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Nabalitaan mo ba? Ang dami daw himalang nangyayari ngayon. Sinuswerte yung mga tao. Yung sina Simeon na ginibaan ng bahay. Ba, nakakita mismo na mamahaling alas doon sa ilalim ng bahay nila. Kung hindi pa giniba yung bahay, hindi nila madidiscover yung alahas. Anong ibig mong sabihin? Kailangan magpasalamat yung mga kababaryo natin kay Dexter dahil doon sa ginawa niya. Kaya sinuswerte sila? Hindi naman sa ganun, Philip. Ang sinasabi ko lang, nagpapakita ang gila sa mga litap-tap. O, edi mukhang suswertihin na tayo. O, edi makakaligtas na ang baryong maulap kay Dexter dahil sa mga litap-tap. Bilangin ko, ah. Naka-12 wishes tayo. Ay, talaga? Teka, di ba 15 na lang available wishes natin dati? Oo. Tapos? 7 times ka nang uminang, Starla. Ibig sabihin, naka-47 good wishes ka na. Pero, yung 5 wishes natin, hindi ka uminang, Starla. Ibig sabihin, bad wish yun? Hala, oo nga, no? May natupad na naman akong bad wish. Sino kaya natupuran ko ng bad wish? Sana okay lang sila. Sana walang napahamak sa kanila. Ibig sabihin ba nito, 3 na lang ang natitira mong trial wishes? At pag hindi good wish ang natupad natin pareho, magiging black hole ako, Buboy! Huwag ka mag-alala, Starla. Tutulungan kita para yung 2 wish na tutuparin mo. Good wish na lang. Salamat, Buboy, ah. O ano, tara na? Sige, Buboy. Sige. Starla, yung matandang lalaki yun, mukhang kailangan niya ng tulong. Yan na ata yung isang good wish na kailangan natin. Oo nga! Halika, tulungan natin yung matandang lalaki, Buboy! Oo. Lolo, Lolo! Okay lang po ba kayo? May problema po ba? Lilito kasi ako. Hindi ko alam kung paano lumabas dito sa baryo. Pwede mo ba akong tulungan iyo?
Akin ko po kayo. Sige, salamat niyo, ha. Ingat po sa pagkakayat. Salamat niyo, ha. Dito po tayo. Buboy, sigurado ka ba dyan? Sasama ka sa kanya? Ngayon ko lang nakita yung lolo na yan dito eh. Tsaka di ba nga, bilin sa atin, don't talk to strangers. Salamat niyo. Papa. Buboy! Wala, Buboy! Tulungan natin sila! Lolo, dito lang po kayo ah. Babalikan ko po kayo. Sana makaligtas yung mga tao dun sa mga bubuyog. Ano man ang hiling, aking pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Kung ganon, hindi pala si Buboy ang gumagawa ng himala dito. Kung hindi isang wishing star. Hindi pa ba dumating si Buboy? Hindi pa po, Mang Greggy. Bakit ho? Yan na po yan, paalam. Anong oras na ba't hindi pa rin bumabalik? Eh, baka naman ho, napasarap lang sa paglalaro. Mukhang masama ang kutob ko, ah. Lalabas muna ako para hanapin siya. Hey, yo. Ano kaya nangyari po sa mga tao, ano? Buboy, magaling na sila! Tara na po. Tandaan na po. Siguradong ililigtas na talaga tayo ng mga alitap-tap laban sa Dexter na yun. Oh! Buboy, saan ay pupunta? Buboy! Sino kasama mo? Hahatid ko lang po ito si Lolo sa may labasan. Ah, ganun ba? Lo, baka gusto niyo po ihatid ko na kayo. May tricycle po ako. Oh, ayan pala, Buboy. Pwede pala ihatid ni Kuya Boying si Lolo. Ah, hindi na iyo. Ayos lang ako. Eh, natutuwa akong kumuntuan itong batang ito eh. Ganun mo ba? Oh. Okay lang po, Kuya Boyong. Ako na pumbahan na dito kay Lolo. Malapit lang naman po yung labasan, di ba po? Oh, sige, Buboy. Ingat kayo, ha? Sige po. Yo, alam. Ingat po. Buboy, alayin si Lolo. Apo. Nakakatuwa talaga si Buboy, no? Mabait na bata talaga yan. Dok Philip. Kapitan. Nakakita niyo ba si Buboy? Bakit ho, Mang Greggy? Nawawala na naman siya? Ah, hindi naman. Paalam kasi na mawama siya sa baryo. Kaso hindi po bumabalik eh. Alam ba? Halika, hanapin natin. Salamat. Sige, sige po. Kasi ako, eh, maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Sige po, dyan lang po kayo, ha. Kukuha ko po kayo. Sige, salamat, ha. Sige, tara na. Sige po. Daan-daan po, ah. Parating na sila. Umunta na kayo. Daan-daan lang po, ah. Malubak po kasi dito, eh.
ano kanina, may kasama kong matanda. Ihatid niya daw po sa labasan kasi naligaw daw dito sa baryong maulap. Ay, sige. Salamat, ha. Malapit na po tayo. Gawa niyo? Bakit ang tagal niyo? Yung bata, di ba may kukuha? Hindi ko na kailangan yung bata. Tumakas na kayo. Sige na, nakuha ko na yung pakay ko. Yes, boss! Tatay Greggy! Ano mo? Bilis! Tatay Greggy! Papa ka, salbahin mo, Tony Dexter! Salbahin ka! Buboy, help! Buboy, tulungan mo ako! Huwag mo hayaan makita mo ako, Buboy, please! Buboy! Mga duwag naman pala yung mga yun eh. Anak, nasaktan ka ba? Ano nangyari? Hinahatid ko lang po yung lulo dito sa labas eh. Tapos sinablot po ko ng masamang lalaki. Kalabas ko po, nandito na po sila, nakaabang. Eh, nasa na si tatang? Ano nangyari sa kanya? Eh, nung kinukuha po ko ng mga lalaking yun, sabi ko po sa kanya, tumakas na po siya eh, tsaka humingi ng tulong. Tatay Greggy! Teka, ito ba yung bote na may alitap-tap na lagi mong dala-dala? Opo, kailangan po natin siya mahanap! Tana, tana, Buboy. Tutulungan ka namin maghanap. Baka nalaglag lang yun o kinikidnap ka kanina. Tara, tulungan natin siya maghanap! Napalaantay na kung bakit lagi akong pumapalpak. At laging sinuswerte ang sitere. Ikaw ang gagamitin ko para makuha lahat ng gusto ko. Wala nang makakapigil sa plano ko. Bad Attorney Dexter! Hindi niyo ako magagamit! Never! Sa ibang lugar na laglag yung bote. Buboy, gusto mo sa susunod, samahan pa kita. Hanap na lang tayo ng panibagong alitap-tap. Di ba nawala na dati si Starla? Pero nakabalik din siya, di ba? Malay mo, baka naunahan niya na tayo sa bahay o baka may nagsulit sa kanyang bukas. Kasi gabi na, Buboy. Kailangan na natin umuwi. Salamat sa inyo, ha?
tayo bukas. Kailangan ko nilang malaman kung paano ka ginagamit ni Buboy. Hindi po ko ginagamit ni Buboy para sa masama, Attorney Dexter. Gusto kong magkaroon ng milyon-milyon na salapi. No. Billions. Billions ang gusto ko. Hindi nga po pwede, Attorney Dexter. Alam ko pong bad wish ang hinihiling niyo. Kaya hindi niyo ako mapipilato pa rin yan. Oh, nasan yung billions ko, ha? Kulit naman ni Attorney. Ibigay mo na sa akin yung magic wish ko. Ngayon na. Attorney naman, hindi nga po ako genie. Wishing star po ako. Ay na, bigay mo na sa akin yung magic wish ko. Ay naku, bahala ka nga dyan, Attorney. Ano ba? Bakit ayaw mong sumunod sa sinasabi ko? Kulit niyo naman, Attorney. Kakaloka naman kayo. Tigas ang ulo mo, ha? Ay! Attorney! Attorney! Ano ginagawa niyo? Ano ba? Ay, hindi kayo. Magic wish ko. Ay! Attorney! Sige! Nahihilo ako, Attorney! Ano ba? Itigil nyo na yan, Attorney! Nakakahilo! Ay, Attorney! Saan ka na ba, Starla? Bumalik ka na. Sige na, please! Lola Tala, sana makita ko na po si Starla. Nakawala na naman po kasi siya eh. Hindi ko po alam kung saan siya napunta. Lola Tala, tulungan niyo po ako, please. Lola Tala, sana makita ko na po ulit si Starla. Nakawala na naman po kasi siya ulit eh. Hindi ko po alam kung doon siya napunta. Nasa panganib na naman si Starla. Kailangan kong matupad ang kahilingan ng kaibigan niya. Ang iyong hiling aking tutuparin. Ang nasa puso mo ipagkakaloob ko sa tamang panahon. Tinupad ko na ang hiling mo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon ng katuparan ito. Bago kayo magkita ni Starla, marami pa siyang pagdadaan ng mag-isa. Ako na ang master mo, kaya sundin mo na ako! Uwi na! Hindi kita, master! Wala akong ganyan ni Buboy. Ha! Salbahe ka! Sinusubukan mo talaga ako, ha? Attorney Dexter, hindi ako nagmamaldita. Hindi lang talaga pwede. Hello, boss. Hello? Oh, maganda kayo. Dahil aatake ulit tayo sa Barrio Mulang. Boss, aatake ulit tayo? Eh, paano kung mangyari ulit yung dati? Noong magkaroon ng himala. Wala nang himalang mangyayari. Dahil wala nang alitap-tap ang magdadala ng swerte sa Barrio Maulap. Oh no, Buboy! Nasa pangarib ang mga tao! Anong gagawin natin? Yes! Maganda araw natin ngayon! Ay, oh, maraming himalang mangyayari ngayon dahil sa mga alitap-tap. Ay, 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 ay
sarsali, sumaatake na naman! Maggie! Mang Greggy! Oh, Kapitan! Doc Philip! Napadan kayo! Ang mga rasalis, umaatake na naman! Sasama ako sa inyo. Esther, ikaw muna bahala dito, ah. Opo, Mang Greggy. Pati kayo, Buboy. Opo. Tara! Tati Greggy! Dito ka lang. Dito ka lang. Kayo, titigil. Overstay na yung mga tao nyo. Legal to ang ginagawa namin. Pero sige, kung gusto nyo mauwi ulit ito sa karahasan, bahala kayo. Pero binabalaan ko kayo, pag nagkagulo ulit dito, kasalanan nyo. Tinitimano ko kayo. Grabe ka talaga, attorney! Nasaan na si attorney Tiren at tagapagligtas nyo? Iniwan na kayo, di ba? Eh, yung mga kaibigan yung alitap-tap na nagbibigay swerte sa inyo lahat, nasaan na? Kaya pabayaan nyo na kami. Dahil kapag lumaban pa kayo, mas malaki mawawala sa inyo. Dahil nasa paniko na kayo ng batas. Sina, ibayin nyo rin! Dexter! Wala na yata talaga mga alitap-tap. Kapag lumaban tayo, mas marami masasaktan. Tulungan na lang natin sila lumikas. Ano nang gagawin natin? Hindi ako sanay makita si Mother ng ganyan. Ako din naman eh. Hindi ko din alam kung anong sasabihin ko sa kanya para maging okay siya. Yung next hearing schedule niya, papalapit na. Hindi ko rin alam kung